Paano nangyari na ang 5'9 height sa kanyang junior high school ay naging 7'1 NBA Hall of Fame? Naalala niyo pa ba ang binansagang The Admiral sa NBA, mga idol? Ang 2-time NBA champion, NBA Rookie of the Year, 1-time regular season MVP, at 1-time defensive player of the year na si David Robinson? Well, sa video natin ngayon, mga idol, ay pag-uusapan natin ang kanyang kwentong basketball. Talakayin natin kung bakit siya tinawag na The Admiral sa NBA at kung paano nangyari ang kanyang biglang pagtangkad. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Pinanganak si David Robinson sa Key West, Florida. Ang tatay niya ay isang US Navy. Ngunit after ng kanyang retirement sa US Navy ay nagsettle silang manirahan sa Woodbridge, Virginia. Kaya naman nakapag-high school ito sa Osborne Park High School sa Manassas, Virginia. Sa kanyang junior high school ay may average height lang itong 5'9". Siya ay 16 to 17 years old noon. Siya ay napakahilig sa mga sports bukod sa paglalaro ng basketball na hindi niya nakahiligan, mga idol. Ngunit sa kanyang senior year sa kanyang high school, biglang tangkad nito. From 5'9 ay naging 6'6 ang kanyang height. Ni hindi siya naglalaro ng basketball sa mga panahon na yun, mga idol, kahit sa mga basketball camp. Ngunit hinikayat nga ito ng kanilang school basketball coach na maglaro ng basketball. Nahikayat naman ito, mga idol, ngunit hindi pa rin siya ganun kainterasado sa basketball. Kaya sa kanyang pag-graduate sa high school ay mas pinili nitong pumasok sa United States Naval Academy. Major in mathematics at naglaro pa rin naman ng basketball sa academy, mga idol, dahil pangarap ni Robinson na maging katulad ng kanyang tatay na maging isang US Navy. Sa mga panahon na yun ay nagkaroon ng height restriction ng Naval Academy, hanggang 6'6 height limit ang mga midshipmen, na kung saan sakto lang ang kanyang height. Ngunit sa pagsisimula ng academic year, tumangkad pa ito ng isang pulgada, mga idol, na hindi na niya ikinatuwa ang kanyang pagtangkad dahil lalampas na siya sa height restriction ng Naval Academy. Ganun pa man, mga idol, ay nabigyan pa din ito ng pagkakataon ng kanilang officer. Ngunit nagpatuloy pa rin ang kanyang pagtangkad, mga idol. Sa kanyang pagsisimula ng kanyang second year sa academy ay umabot na ito sa 7-footer na naging dahilan na maprebensya na magserbisyo in any US naval ship. Kaya sa mga panahon na yun ay kinonsidera na niya na maging isang best basketball player sa Naval Academy history. Pinili niya ang jersey number 15 dahil sa kanyang idolo noon na si Rob Sampson, na isang 7-foot-4 big man ng Houston Rockets. Nagsimulang maglaro itong si Robinson sa kanyang college basketball nang walang expectation na maglalaro sa NBA. Sa kanyang final 2 years sa college basketball at saka ito nagkaroon ng full interest sa paglalaro ng basketball, mga idol. Nakuha pa niya ang 2 prestigious award noon, mga idol, nang matanghal siya na best player of the year sa Naismith at Wooden Awards. Binuhat niya ang Naval Academy noon, mga idol, na umabot pa sa Final 4 bago matalo sa Duke sa East Regional Finals. At sa kanyang senior year sa Naval Academy basketball team ay naging eligible na nga ito sa NBA draft. Imagine, mga idol, ang walang interest noon sa basketball, ngunit dahil sa hindi mapigil ang kanyang pagtangkad ay naging first overall pick pa sa 1987 NBA draft na pinili ng koponan ng San Antonio Spurs. Ganun pa man, mga idol, kahit na draft na siya sa NBA ay kailangan pa magantay ng 2 taon ng San Antonio Spurs dahil kailangan ma-fulfill ni Robinson ang kanyang active duty obligation sa Navy. 1989-1990 season ang rookie season nitong si David Robinson, mga idol. Maraming Spurs fan ang natuwa dahil tapos na ang duty nitong si Robinson sa Navy kaya't eligible to play na siya sa NBA. Rookie pa lamang ito ay pinatunayan na ni Robinson na kaya niya maging isang franchise player, mga idol. Unang game ni Robinson, mga idol, laban sa koponan ni Magic Johnson ng Los Angeles Lakers. Kapansin-pansin nga na nabigla ang mga players ng Lakers dito, mga idol, dahil sa angking bilis at kakayanan nitong tumalon na mataas. Ito yung year na nag-retire si Kareem sa Lakers, mga idol. Nagtalagad si Robinson ng 23 points, 17 rebounds, 3 blocks at 4 dunks. Maituturing ngang halimaw na debut game para sa isang rookie, mga idol. Tinulungan ni Robinson makapasok ang Spurs sa playoffs noong season na yon. At magmula noon ay tuloy-tuloy na ang pagpasok ng Spurs sa postseason. Hindi rin niya inayahang mabigo ang kanilang koponan at mga fans ng Spurs dahil nag-average ito ng 24.3 points, 12 rebounds at 4 blocks per game sa kanyang unang postseason. Ngunit noong season din na yon ay pinabagsak sila ni Clyde Drexler at ng Portland Trailblazers sa Game 7 overtime win. Western Conference Semifinals yan, mga idol. Kamuntik pa nga nilang maagaw ang Game 7 sa home court pa ng Portland. Masasabi nating bittersweet ng rookie season itong si Robinson, mga idol, dahil sa kabila ng pagkakalaglag sa Western Conference Semifinals ay siya pa rin ang natanghal na Rookie of the Year. 1990-1991 season ay ang second season ni Robinson sa liga ng NBA. Naging consistent pa rin naman
ng kanyang pinapakitang performance sa koponan. Kaya natapos ang regular season ng Spurs ay second seed sila sa Western Conference na may standing na 55 wins and 25 losses. Nag-average naman siya noon ng 26 points per game, 13 rebounds at 4 blocks per game sa season na yon. Ngunit naging disappointing ang season na ito, mga idol, para kay David Robinson dahil pagdating ng playoffs, first round pa lang ay nalaglag sila ng Golden State Warriors, nakasalukuyan noong 7th seed sa Western Conference. 1991-92 season nang maitanghal naman si Robinson na Defensive Player of the Year. Siya din kasi noon ang natanghal na NBA Blocks Leader, kaya isa ito sa naging factor, mga idol, na makuha ang DPOY dahil nag-average siya sa season na ito ng 23 points per game, 12 rebounds at 4.5 blocks per game. Kaya walang duda, mga idol, sa ganda ng kanyang stats ay karapat dapat siyang matanghal na Defensive Player of the Year. Nagtapos ang regular season ay number 2 seed na naman sila sa Western Conference. Pumasok ulit ang Spurs sa playoffs, mga idol, ngunit bago nga nagsimula ang playoffs ay na-injured itong si David Robinson sa kanyang daliri at kakailanganin ng operasyon. Dahil sa kanyang natamong injury ay hindi na ito nakapaglaro sa postseason. Dahil sa pagkawala niya sa koponan ng San Antonio Spurs dahil sa kanyang injury ay nawalis sila ng Phoenix Suns sa first round ng playoffs. Sa taon ding ito, mga idol, nang mabuo naman ang Dream Team USA na napabilang nga itong si David Robinson. Nabuo dito noon, mga idol, ang isang unbeatable na koponan na halos nilang pasong kanilang nakalaban sa 1992 Olympic na ginanap sa Barcelona. Ayon sa mga analitiko na ito na ang greatest team ever assembled sa kasaysayan. 1993-94 season, sa season na ito natala ni Robinson ang highest scoring average niya in regular season, mga idol. Nag-average siya noon ng 30 points per game, 10.7 rebounds at 3.3 blocks per game. Sa season din na ito, mga idol, nang makapag-record siya ng quadruple-double. Ito ay noong February 17, 1994 kontra Detroit Pistons na makapagtala ito ng 34 points, 10 rebounds, 10 blocks at 10 assists. Napabilang siya sa apat na player na nakapag-record ng quadruple-double sa history ng NBA. April 24, 1994 versus Los Angeles Clippers nang makuha ni Robinson ang kanyang career high in points. Nang magtala siya sa laban nilang ito ng 71 points, naging malaking factor ito sa pagkapanalo niya bilang scoring champion na naging katunggali niya si Shaquille O'Neal sa award na ito. Sa kabila ng mga achievements na ito, mga idol, ay nahadlangan pa rin ito ng duo ng Jazz na sila Karl Malone at John Stockton dahil nalaglag na naman sila sa first round pa lang ng playoffs ng Jazz. 1994-1995 season naman, mga idol, ang memorable season para dito kay Robinson dahil dito niya unang nakamit ng kanyang MVP trophy. Nag-average si Robinson ng 27 points per game, 11 rebounds at 3 blocks per game, mga idol. Naging magandang season ito para sa Spurs dahil umabot sila hanggang conference finals. Ngunit pagdating ng conference finals ay nakaharap naman niya si Hakeem Olajuwon na superstar ng Houston Rockets. Umabot ng game 6 ang kanilang serya sa conference finals, ngunit sa kasamang palad, mga idol, ay minalas pa rin makapasok si Robinson sa NBA Finals. Talon tayo sa 1996-97 season, mga idol, na kung saan itong si David Robinson ay nagka-injury sa likod at sa kanyang paa. Dahil sa injury na ito ay hindi nakapaglaro si Robinson halos buong regular season, mga idol. 6 games lamang ang nailaro nito noong season na yon at dahil doon ay hindi nakapasok ang Spurs sa playoffs. Naging isa ang Spurs sa worst team noong season na yon, ngunit kahit papano ay natuwa ang Spurs dito, mga idol, dahil nakuha nila ang first overall draft pick noon na si Tim Duncan sa susunod na season. 1997-1998 season, mga idol, eto yung pagpasok na ni Tim Duncan. Nabansagan sila ni Duncan at Robinson na Twin Towers sa Spurs. Nakuha noon ni Tim Duncan ng Rookie of the Year. Nakapasok din ng Spurs sa playoffs, ngunit nalaglag ulit sila sa Jazz sa semifinals. Naging motivation ito para sa koponan ng Spurs kay Duncan at Robinson. Pagpasok ng 1998-99 season ay nagpakilala agad ng Spurs sa liga ng NBA, mga idol. Nagtapos sila na may record na 61 wins and 21 losses. Ito din yung breakout season ni Tim Duncan, mga idol, na kung saan tinulungan niya ang Spurs na makapasok sa finals. Ito yung kauna-unahang appearance ni David Robinson sa NBA Finals at hindi nila ito hinayaang mapunta sa wala, mga idol. Nanalo nga ang Spurs sa finals laban sa New York Knicks na mumuntikan pa nilang mawalis noon, mga idol. At sa wakas, mga idol, ay nakuha na ni David Robinson ang kanyang kauna-unahang kampiyonato sa kanyang karera sa NBA. Ganun pa man, mga idol, ay hindi
hindi siya naitanghal na Finals MVP dahil nasungkit ito ni Tim Duncan. Wala mang individual achievement si Robinson noong season na yon ay nabawi naman ito ng kampiyonato. Talon tayo mga idol sa 2002-2003 season. Ang season na ito ay ang last season ni David Robinson. Naging memorable ito para kay Robinson mga idol dahil sa kanyang huling taon sa liga ng NBA ay nakuha niya ang kanyang pangalawang kampiyonato. Naging kakampinan niya dito ang mga Silent Destroyer na sila Tony Parker, Manu Ginobili at Tim Duncan. Marami na siyang naging katulong sa koponan mga idol. Sa edad niyang 37 years old sa season na ito ay nag-average na lang siya ng 8.3 points per game, 8 rebounds at 1.7 blocks per game. Malaki na ang binaba ng kanyang stats mga idol. Kaya naman after nilang makuha ang kampiyonato ay nanunsyo na nga ng 7'1 big man ng San Antonio Spurs na binansagang The Admiral na si David Robinson ng kanyang pagre-retiro sa liga ng NBA. Well kayo mga idol, isa din ba kayo noon sa umidolo sa 7'1 big man at binansagang The Admiral sa NBA na si David Robinson?